So ito guys, ang sukat nito is 16 feet. Ayan, ganyan kahaba yun. Ayan, dalawa yan. Atiin natin yan into 2. Bali magiging 4. So ayan guys, what's up and welcome back to my channel. At kung bago ka rito, subscribe mo na, hit mo na rin yung bell button para maging updated ka sa mga video na amin ni-upload. So siya nga pala guys, mababasa nyo dun sa ating vlog. Akyat na naman tayo ng bubong. So ayun, check natin kung ano yung mga pwede natin makita ron na problema at kung ano yung mga pwede natin gawin. So ayan, good morning guys. Dito uli kami sa bubong. So magbabaklas kami dito ng bubong, back extension, babaklasin lahat. Tapos papalitan. So pakita namin sa inyo. So nga pala guys, ang tawag dito sa installation na to, naka-insert. Ngayon ang ginawa dito, inangat muna, tapos ini-insert yung yero sa back extension. So meron tong tagas guys, meron. Ang gagawin natin dito, babaklasin natin lahat, papalitan natin. Malalaman niyo kung bakit natin papalitan. So meron tayong long span dito, 16 feet to guys. Ngayon, dalawang piraso 'yan. Hahatiin natin sa 4. So sa dalawa ay sa isang haba 8 feet. Ngayon, 8 feet 'yung isusuksok natin dito. 'Yan, 8 feet. Alamin natin kung bakit 8 feet yung kailangan isuksok. So yun guys, meron pa rin tayong Pioneer Epoxy. Kailangan natin yan. Plain sheet, gauge 24. So tatlo to, Pioneer Epoxy natin. Yan, hindi mawawala. Kailangan natin dyan ng grinder, rivet, tsaka riveter. Tapos adapter para sa pag-install ng text screw. Siyempre, text screw. Kailangan natin ng text screw. So, yan nga. Uulitin ko guys. So, tingnan nyo. Hindi siya masyadong naka-curve yung bubong. Yan. So, dito. Kung re-repair na natin to, hindi natin malalaman. Kaya kailangan natin itong baklasin lahat. So, siya nga pala guys. Konting kaalaman lang din. Pag magagawa ng back extension, dapat yung plain sheet ng kabilang unit niyayakap dun sa plain sheet ng isang unit. So tingnan natin to. Gaya nito, nagkaroon ng uwang dito sa part na to. Maaaring mamahay dyan, tapos lulusot kung saan saan. Gaya nito, yung kabilang unit na to, wala pa naman masyadong plastering. Malamang niya, mag-moist yan sa loob ng bahay niya. Ito rin guys, so kailangan ito, ganun din. Siyempre, pag napuno ng tubig to, tatagos to sa mga walls. Magmo-moist. So, kailangan to, yakap. Nga pala guys, pag nag-install kami ng, ng yero, ito tama to. Medyo dikit na siya sa firewall kasi para kapag may nagbato dyan ng santol or bilog na bagay, dyan lang siya pupunta, hindi siya lulusot sa gutter. So shoutout nga pala sa mga kasama namin, no? So shoutout kay Robert John John Gualbes. Shoutout din kay John Hill Nolasco. Ayan. So alas 8 ng umaga. Tirik na tirik ang araw. So nga pala, naguhitan na yung long span. Atiin niya sa gitna. Bali, dalawa yan guys. Ang makikita nyo rito, kasha rito ang 4 na yero installation nito. Yan. So 4 ang pumapasok dyan sa back extension. Kaya nga pala dito 5 feet. Lumaikli lang siya guys. Siguro pag titingnan nyo, ito yung dulo ng housing project. Dulo nya. So hanggang dito lang yan. So ito nga pala guys, itong likod nitong ginagawa namin,
Ito tama to kasi ang ginawa nila rito, talagang pasloop yung bubong nito. Yun nga lang, magkakaroon ng mga uwang doon, guys. Yan kasi, yung part na yan, kapag malakas ang ulan, tapos may kasamang hangin, pwedeng pumasok or lumusot. Yun nga lang, hindi natin alam kung gaano kahaba yung nilagay nila dyan. Kung 5 feet lang to, maaaring magkaroon ng diferensya to. So, ayun nga pala, no? Explain ko rin sa inyo. Dati kasi, nung nag-i-start pa lang kami rito, kahit yung iba naman na gumagawa dito, kapag insert ang installation ng bubong, ang ginagawa talaga namin, hanggang 5 feet lang. Hanggang 5 feet lang yung yero na binibili namin. So, bumibili kami ng 10 feet dalawang order. Nahati namin yun sa dalawa kada isa. So, bali meron kang apat na 5 feet. Yun ang ini-install namin dito. So, kasya kasi ang 5 feet dito, guys. 5 feet, hanggang dito lang yun. Tututusin. Kung ito yung dulo ng bubong na housing project, ayan, ang extension na namin hanggang doon, hanggang dito lang siya. So, bakit nga ba, guys, na meron tong epoxy dito? Pansinin nyo, ayan, haba, oh. Hanggang doon. Kasi, dito, nagpe-penetrate pa ang tubig, guys. Mapasok pa siya, paloob. Kaya ngayon, ang ilalagay namin, 8 feet. Inabaan namin, kasi pumasok man, hindi siya masyadong lulusot dito. Kasi yung persa ng hangin, tsaka yung penetration ng tubig, mahina na, mabagal na. So, ganun yun. Yun nga lang, dito, kapag ganun kahaba na pala yung yero na i-install natin, ang mangyayari kasi rito, marami kang tatanggalin na text screw. So, baka hanggang dito pa yan, maapekto yan yan, ganyang kahaba yan. Kasi, hindi mo yan mabubuka kung dyan ka lang magtatanggal. Nga pala, ito, ganito kahaba yung 8 feet, guys. Ayan, mahaba siya. So, ibig sabihin, kung sa may back extension, dito, hanggang dito, yung pinaka dulo ng yero ng housing project. Ngayon, may existing pa siya sa loob na hanggang dito. So, mahaba, di ba? So, ibig sabihin, pumasok man ng tubig, kunyari, nandito na yung extension ng housing project na ano, na yero, nandito yung dulo ng yero. So, ibig sabihin, pag pumasok yung tubig, hindi na siya makakatawid doon kasi medyo pa-curve naman ang bubong, hindi na siya makakaangat para tumagas pa. So, ito yung plane sheet natin, guys. So, gauge 24 to. May metroin natin kung hanggang saan naaabot yung 8 feet ng bubong. So, umpisa muna tayo sa 5 feet, guys. So, ito na yung dulo. Kung may 5 feet ka, hanggang dito lang yung, guys. Yan, pansinin nyo. Hanggang dito lang. Kasi, tingin nyo naman nga yung pagka-curve. Maaaring mag-penetrate pa yung tubig dito sa may pinaglagyan ng epoxy. Pupunta pa siya dito yung tubig. Ngayon, kung 8 feet yan, ayan o, 8 feet to. 8 feet, napakahaba na. Ayan, haba na. So, buksan natin tong flashing dito sa may firewall. Okay. So, ito guys yung sinasabi namin sa inyo. Yung dulo nyan, dapat may makikita kayong ganito na group. Ang long span. So, kung mapapansin nyo, guys, yan, tama yan, nakasilyado yung dulo. Kasi kung hindi nga nakasilyado yan, papasukan nyo ng tubig. So, pag nag-i-insert kayo, guys, kapag extension, kaya kailangan nyo rin itong lagyan. Kung ito, makikita nyo, may existing to na epoxy. So, yan, kailangan lagyan nya. Kasi dyan din lulusot yan, yung tubig. So, siya nga pala, guys, nabaklas na nga pala yung yero. At ito yung makikita natin sa loob ng isami niya. So, yun nga pala, no, nabaklas na yung yero. So, meron siyang insulation na naka-insert sa yero. Ito, guys, hindi namin ina-allowed to kung dito-dito lang. Sa mga housing project kasi nga yung bubong dito medyo hindi naman nakaslant. Kapag nag-leak test tayo, hindi natin makikita kung saan ang gagaling yung tubig. Yun ang problema. Kasi nag-leak test kami kahapon, i-leak test namin to. Siyempre mahina yung volume ng tubig na binabato namin sa bubong. Balde-balde lang, hindi kagaya ng ulan na malakas. Hindi namin masilip, hindi namin makita kasi gawa nito. No?
So binaklas namin yung exhaust pan sa ceiling para makita yung ilalim ng yero. Kaso nga lang, meron nakalagay na ganito. May insulation. So kami, hindi na kami maglalagay nito. Kasi pag nagkaroon ng problema, hindi natin makita kung saan nanggagaling yung tagas. So yun nga. Maganda sana to. Maganda sana meron nito. Kaso nga lang, ang disadvantage niyan, kapag katagalan, yung durug-durug na siya, talagang pulpos na, hindi mo siya malilinis kasi nasa pagitan siya ng yero at ng ceiling. No, hindi mo siya malilinis. Tapos kapag mag-install kayo nito, dapat siguradong perfect na wala talagang tagas. Kaso lang din naman pwede ganun. Malalaman lang naman natin kung may tagas kapag umulan ng malakas. Guys, ito pala yan, no? Sa sample namin kung bakit umuuga yung ano, kisa may pag barubal kang umakyat sa bubong. Ayan. So inaapakan niya, gumagalaw din yung kisame. So ganyan. So kaya kapag nasa bubong kayo, daan-daan lang. Dito ganun din yan. So yan, kailangan daan-daan lang kayo pag gumakit kayo rito. Kasi yung mga soleras na yan, nakikita nyo, dyan nakakapit yan. So ayan pala, kung gusto nyo mag-curb ng liso, ganito yung ginagawa namin. Ayan. So susukatin mo yung liso according sa gusto mong tupi, tapos guguntingan mo siya. Ayan, may gunting pati yung kabila. Tapos dito sa may taas, meron naman firewall. Ayan. Itong firewall na to, ito yung ginagamit naming pangkalang. Ayan, para may tupi namin. So guys, medyo mahirap tong tupiin kasi H24 to eh. Makapal-kapal to. Ayan, ganyan siya. So bakit nga ba natin yung ginagawa? Kasi may mga curb dun sa firewall na kailangan may suksok natin yan. Ayan. So meron na tayong ganyan. Yan guys, tingnan nyo yung gagawin namin. So bago namin lagyan ng yero yung nagpa-repair ng bubong na to, lalagyan muna namin siya ng ganyan. Saka namin ipapatong yung yero para iwas overflow tayo. So ayan. So yun nga lang guys, medyo magastos yung ganitong klaseng pagre-repair ng bubong, pero sulit naman pagka natapos. So ayan, yan, ganyan. So iriribit namin yan, ibabaray na namin. Ganyan siya. So itong ginagawa natin guys, parang ang logic nito, parang yung dito lang din. Kung sakali mang bumalik yung tubig, so hindi siya babalik papunta rito. So hindi na siya tatagas dyan sa kisame. So dire-diretso lang siya dyan sa may gutter. Ang pwedeng itapal dito. So kasi ito may uwang. Dapat kasi ito tsaka ito yakap yan ng plain sheet. So ito ang ginawa namin dito. So ito yung mga retaso na pinagbaklasan. Tapos tingnan nyo naman kung gaano lang kaikli. So pupunta ako rito. So ayan, makikita nyo kung gaano lang kaikli yung bubong na yon na 5 feet kaysa rito sa bago namin install, sobrang haba. Yun nga lang guys, no, ganito lang to kahirap installin. So marami kang babaklasin na tech screw. Baka nga umabot pa rito hanggang gitna eh. Kasi hindi mo pwersa may aangat to, or hindi mo rin may insert yung ating 8 feet. Kasi ganyan kahaba yung 8 feet natin, guys, tingnan nyo. Ayan. Haba oh. Yung pa lang yan may susuksok ng maayos. So kailangan niyang angatin ng ganito. So yung kailangan niya tanggalin yon.
So ayan, medyo malapit na kayong matapos dito. So ito, kagandahan nito guys, ano, mukhang uulan. Ayun oh, grabe. So alam nyo ba guys, may history kami rito. Once na nag-aayos kami ng bubong, o nagre-repair kami ng bubong, or meron kaming mga back job, pinupuntaan namin yung mga bubong, lagi na lang sumasama yung panahon. Ayun oh, hinihintay namin yan. So sana matapos kami dito para pag umulan na malakas, matest kagad namin at mabalikan. So ayan, sa likod ko, grabe, ang itim ng ulap. So ayan, medyo patapos na kami dito, konti na lang. So siya nga guys, konting trivia lang. Kapag magpapagawa kayo ng bahay, hindi nangangahulugan yung gumawa ng bahay nyo is tapos na dun. So kagaya nito, mga bubong, pag umulan lang na malakas, dun nyo lang naman malalaman eh. Dun nyo lang malalaman kung wala bang tagas yung gawa nyo. Siyempre, kahit na gano'n ka na katagal gumagawa ng sa construction, gano'n ka na katagal nag-install ng bubong, hindi pa rin 100% accurate na perfecto yung ginawa mo. So, yan ang testing dyan. Uulan ng malakas. So, kami, sinabihan namin yung may-ari, kinuha namin yung messenger na if ever na magkaroon pala ng leak yung repair namin sa bubong nila, message nila kami, videoan nila para makita namin kung saan nang gagaling, para may update din kami kung ano yung gagawin namin. So siya nga pala, ito ang kaibahan ng liso sa binili nyo na ready curb na flashing. So ang liso kasi, ma-installan mo siya ng makapal na kagaya nito. So kung bibili ka ng ready curb na flashing, baka maikli lang yun. So meron naman na colored nito, yun nga lang medyo mahal. Kasi sa liso na gauge 24, makakabili ka ng 450 pababa or 500 pesos pababa. Depende sa hardware na bibilan mo. Pero yung mga plain sheet or colored na sheet na 4x8, medyo mahal yun. So 1,000 pababa ang mga presyo nun. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Yung liso, pwede na yan kasi maalagaan lang yan sa pintura. Okay na yan. Guys, share ko lang, no, kung mapapansin nyo, yung bubong na to, may kulay. Ito kasing bubong na to dati is parang kinakalawang na. Parang ito, makikitaan nyo na ng spotting ng kalawang. So ayan, huwag nyo nang patagalin yan. So ito, pinturahan nyo na para humaba yung buhay nya. Kasi pag ito nag-umpisa magkalawang, mag-uumpisa itong magbutas. Pag nagbutas yan, mas malala. Yan. Tapos sisilyaduhan pa namin to. Yan, yung taas na yan. Ito, okay na to. Silyado tayo dyan. So, yan nga pala. Nagpapalit din sila ng exhaust pan dito. So, may napansin lang kami dun sa downspot niya. Ayan. So ayan guys, nilagyan muna namin ng plaster tape tapos in-epoxy namin. Ayan, para sigurado. Siyempre, nag-repair ka na rin dito ng bubong, lahat ng makita mo, ilagyan mo na rin, double check mo. Para, ito kasi mahirap balikan to eh, kasi nasa ilalim to ng bubong. Gutter kasi yan eh. So ayan. So in-epoxy. Nga pala, ito yung sa pasingawan, nakasilyado na. Ito naman yung sa exhaust pan, nakasilyado na din. Ito. Yung mga uwang dito, silyado na din.